Si Charina ay isang mayaman na CEO ng isang kilalang kumpanya sa bansa. Sa kabila nito ay nagtatago siya sa isang maskara. Hindi niya pinapakilala ang kanyang sarili. At tuwing naharap sa mga tao bilang the queen of CM Company, ay nakasuot ng maskara. Miss CM, magsisimula na po ang press conference. Kailangan mo na pong mag-ready. Sambit ng sekretarya ni Charina. Walang ibang nakakaalam ng tunay na pagkatao niya, kundi ang malalapit sa pamilya at board members ng kumpanya. I'm coming. Tipid na sagot ni Charina, suot ang isang maskara na akala mo ay aattend ang masquerade ball. Suot ang simpleng red fitted dress na may slit lamang sa gilid upang ipakita ang magandang hubog nito. Hi everyone! Alam ko na every month nagpapapress ko na ako to release our new perfume collections. But this time, nais ko munang magpaalam. I'm going to do some more research in order to offer you the best products. Sana hintayin niyo ang pagbabalik ko. Sambit ni Charina bago tuluyang nilisan ang entablado. Ang mga produkto ng kumpanya nila ay mga pabango na talaga namang tinatangkilik ng mga tao at sikat na personalidad. Ngunit nito lamang ay may isang bagong kumpanya ang naglabas ng mga bagong pabango sa merkado. Kailangan na mapanatili kung sikat ang mga produkto ng kumpanya namin. Aalamin ko ang mga impormasyon sa bagong kumpanya na mga pabango na bago pa lamang ay sikat na kaagad. Sambit ni Charina habang nanonood ng balita tungkol sa pabango na nag-trending at gawa ng bagong kakumpetensya. Bilang paghahanda sa posibilidad na maging sagabal yon sa negosyo nila at maging malaking kompetitor ay papasok si Charina sa kumpanya bilang sekretarya upang pag-aralan ang pagpapatakbo sa negosyo at magsilbing espiya. Miss Charina, ikaw na po ang susunod for the interview. Inayos ni Charina ang itsura at saka pumasok sa isang opisina. Gulat siya na makita ang isang lalaki na halos kaedaran niya lamang. Nasa edad 25, isang batang CEO na kagaya niya. Tumaas ang kilay ng lalaki nung mapansin ang pagtitig ni Charina. Alam ko na pogi ako, pero tatayo ka nalang ba dyan? Sambit ng lalaki na printing nakaupo sa kanyang swivel chair at naka-D4. Axel Del Cielo. Basa ni Charina sa nameplate na nasa lamesa ng CEO. Tumaas ang sulok ng labi niya bago nagsalita. Mr. Del Cielo, maganda naman ako, hindi ba? So, bagay tayo. Sambit ni Charina at nginisian si Axel. I am looking for a secretary. Hindi ko kailangan ng girlfriend. Lalo na kung kagaya mo rin lang. Nakakunot noong sambit ni Axel. Sinabi ko lang naman na bagay tayo. Wala naman akong sinabing gusto kong maging tayo. Nang aasar na sambit ni Charina. Well said. Nakangisi na sambit ni Axel. You're hired. I like your humor. Dagdag ni Axel sa bahagyang nagulat na si Charina. Oh, well, you like my humor. But please, wag ako, Mr. Del Cielo. Matamis na ngiti ang ipinukol ni Charina kay Axel na sa loob-loob ay nagbubunyi at nagawa niyang mapasok ang lungga ng kakumpetensya sa negosyo. Well, I'm busy at my work. So how come na magugustuhan kita, right? Just do your job and I will do mine. Sambit ni Axel. Disappointed na nag-uwian ang iba pang nakapila dahil itinigil na kaagad ang interview. Ang mga nauna naman ay hindi nakapasa dahil halos lahat ay balak lamang na akitin si Axel. Kaya naman si Charina ang napili niya. Isang babae na mukhang palaban at hindi siya papatulan. Bukod dito ay maganda ang background at pinag-aralan. Na ipinagtataka ni Axel at bakit sa bagong kumpanya na kagaya ng sa kanila na piling mag-apply nito. Hello Felix, remember the new hired secretary kanina? I want you to investigate her background. Nako sir, mukhang ngayon ka lang yata nagka-time sa babae ha. I am doing this kasi something was off. Parang may something. Sambit ni Axel. Something like love sir? Yung may spark? Tigilan mo ko Felix. Just do what I said. Or ikaw ang magkakaspark kapag kinuryente kita. Sabi ko na nga po sir, ito na po. Bye!
sambit ng sekretary ni Axel sa kabilang linya at nagmamadaling ibinaba ang tawag. Alam ko na hindi ka lang ordinaryong sekretary. Malalaman ko rin kung bakit ka nandito. Sambit ni Axel habang tinitignan ang 2x2 picture na nakadikit sa resume ni Charina. Her son smells familiar. Bulong muli ni Axel. Noong sumunod na araw ay nagsimula na ang pagtatrabaho ni Charina sa kumpanya ni Axel. Hey anak, bakit naglaylo ka bilang CM Queen? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Basta dad, para sa kumpanya din naman to. Where are you going with that attire? Hindi ka naman papasok sa kumpanya natin ah. Simula na ng mission ko, Dad, to protect our company. Naguguluhan namang tumitig sa kanya ang kanyang ama. What do you mean? Basta, bye na po. Mwah. Sabay beso sa dad niya at umalis na. Matagal na tinitigan ni Charina ang pintuan ng opisina ni Axel bago kumatok. Come in! Sagot ni Axel sa bariton ng boses. Good morning, sir. Pati ni Charina at ngumiti ng matamis. Don't call me, sir. Axel is enough. I don't want to flex my superiority since dahil sekretary kita, ay madalas na kasama kita. Wait, what do you mean? Hindi ba at sa opisina lang naman ako papasok? Takang tanong ni Charina. Well, yeah. Pero bukod doon ay may mga business trip ako at meetings outside the office. Bilang sekretary ko ay kasama ka syempre. Anak ka ng tipaklong. Sambit ni Charina na hindi akalaing time-consuming pala ang napasok na trabaho. Siya naman kasi hindi laging sinasama ang sekretary niya. What? May reklamo ka ba, Charina? Wala po, sir. Sir? Taas kilay na tanong ni Axel. Axel pala. Nakanguso na sambit ni Charina. Okay, so magtrabaho ka na? Pakisort out yung mga documents na dinala dito ng marketing head kanina. Yes, boss. Axel. Sambit ni Charina at tinignan ang marketing plan. Sa wakas, makikita ko rin kung anong klaseng mga produkto ng pabango ang ilalabas nila para matapatan ang kumpanya namin. Sa isip-isip ni Charina. Hey! I said, sort the documents. Why are you smiling on our marketing plan? Natauhan si Charina dahil hindi niya namalayan na nasa harapan na niya pala si Axel. Ano kasi? Natutuwa lang ako. Ang ganda-ganda ng pagkakagawa ng plan. May I know kung sino yung gumawa nito? Manghang tanong ni Charina. Ako ang gumawa niyan. I am planning to launch a new product next month. It will be called the Childhood Perfume. Sambit ni Axel. Oh, so pambata? No, it's a perfume that will still remember the scent of your childhood kahit na maraming taon na ang lumipas. This perfume is irreplaceable. Na any age ay magagamit mo pa rin. Sambit ni Axel habang inaalala ang batang babae na binigyan niya ng pabango noon. Noong 7 taong gulang kasi siya ay may nakilala siyang batang babae. Naiyak yun sa mall dahil nawawala. Naaalala ni Axel ang pabango na nakuha niya sa laboratorio ng ama niya na chemist. Sa murang edad ay nakagawa siya ng isang pabango. Iniabot niya yun sa batang babae. Tahan na, kung gusto mo. Sa'yo na lang tong pabangong to. Ako mismo ang nagawa niyan at nag-iisa lang. Sambit ni Axel sa batang babae at natigilan naman yun. Ang dami naman ito, 1 galon. Okay lang, para sa susunod na mawala ka, maamoy ng mga magulang mo ang pabango mo. Malalaman rin agad nila kung nasan ka. Sambit ng inosenteng si Axel. Matapos nun ay inihatid ni Axel ang batang babae sa security guard kung saan naroon rin ang mga magulang nito. Isang ngiti lang naman ang iginawad ni Axel bago umalis noong tawagin na ito ng kanyang ama. Dahil sa pangyayari na yon ay gusto ngayong gumawa ni Axel ng pabango, katulad mismo nung binigay niya sa batang babae noon. Wow, that's kind of amazing. Sambit ni Charina at naalala ang sariling pabango niya na malapit na ring maubos. Sinusubukan rin kasi niya na gayahin yun, ngunit hindi niya makuha ang formula. Kung alam niya lang sana kung nasaan ang batang lalaki na nagbigay sa kanya noon ay kukunin niya yun sa kumpanya nila. Malapit na nga pala mag-lunch. Can you buy me something? Biglang utos ni Axel na nagpakunot ng noon ni Charina. Ano something? Mahirap bumili ng something, Axel. Sambit ni Charina. Oh, my bad. I want a sandwich and a coffee. Ayoko muna ng rice. Okay. Ginawa pa akong utosan eh.
sekretarya ko. Bulong ni Charina. Go, buy some food for yourself na rin. Let's have our lunch here when you go back. Dagdag pa ni Axel. Nagulat naman si Axel dahil hindi pa naalis si Charina. Bakit hindi ka pa nakilos? Tanong ni Axel. Naglahad naman ng kamay si Charina. Aba, nasaan ang pambili? Ikaw na nga lang ang naguutos, wala pang pera. Akala mo naman hindi babayaran. Sambit ni Axel bago dumukot ng pera sa wallet niya. Mabuti na yung malinaw, no? Sabay alis ni Charina at ipinaypay pa ang pera. Napapailing naman na napangiti si Axel. Natingilan siya habang pinagmamasdan si Charina na naglalakad palayo. Her scent. Kaamoy na kaamoy ng pabango na binigay ko sa batang babae nun. Sambit ni Axel. Maya-maya ay tumawag sa kanya si Felix na private investigator niya. Hello sir. Mukhang tama ang hinala mo. What do you mean? Curious na tanong ni Axel. Like what you said, hindi siya ordinaryong sekretary. Siya si CM Queen. Ingat ka, because she might pull some dirty tricks sa kumpanya mo. Pareho pa naman kayo ng negosyo. Babala ni Felix kay Axel. Thank you for the information, Felix. The payment has been deposited to your account already. Thank you, sir. Tsaka ibinaba ang tawag. Maya-maya naman ay dumating na si Charina. Dala ang mga pagkain nila. Ito na, makakakain ka na. Sabay lapag ni Charina sa mesa ni Axel ng mga pagkain. Bakit ang dami? O ayan, sa'yo yung sandwich at coffee. Siyempre, akin na lahat ng iba. Nakakagutom kaya. You're so matakaw. Kumento ni Axel habang pabalik-balik ng tingin sa pagkain ni Charina at sa babae. Hindi siya makapaniwala na ang respetado, elegante at misteryosong si CM Queen ay matakaw. Sa kabila ng nalaman ay hindi naman nagpa-apekto si Axel. Kung gusto niya ng laro, makikipaglaro ako. Sa isip ni Axel habang pinagmamasdan na ngayon si Charina na nakatulog sa trabaho sa sobrang kabusugan. Naamoy na naman ni Axel ang halimuyak ng pabango ni Charina. Kaamoy talaga yun ang ginawa niya noon na pabango. Pero imposible na si Charina ang batang babae. Isa pa ay nagbabago ang amoy ng pabango, depende sa balat ng tao na papahiran nito. Tila wala sa sarili na mas lumapit si Axel kay Charina na mahimbing ang tulog sa upuan nito at nakasandal. Napalunok pa si Axel nung singutin niya ang pabango na nagmumula pa sa liig ni Charina. Ang bango, sambit ni Axel. Ano bang ginagawa ko? Sa isip ni Axel at angkang aatras na palayo nung mapansin niya na si Charina ay nakatitig na pala sa kanya. Bastos! Sigaw ni Charina nung magkatitigan na sila at saka siya pinaghahampas ng folder. Wait! Sandali lang! Let me explain! Depensa ni Axel, pero panay pa rin ang hampas at sigaw ni Charina. Bastos ka! Bastos! Hey! Shut up, Charina! Baka may makarinig sa'yo! Ayoko! Dapat malaman nila na manya ka! Kapag hindi ka tumigil, hahalikan talaga kita! Pagbabanta ni Axel. Subukan mo lang! Sigaw ni Charina, sabay hampas. Bastos ka! Natingilan si Charina nung hinawakan siya ni Axel sa magkabilang balikat, sabay hila ng mabilis. Sa isang iglap ay nakalapat na ang labi nito sa kanya. Hala! Yung first kiss ko! Magdanakaw ka! Sigaw huli ni Charina. Ano ba? Kanina manyak, ngayon magnanakaw. Stop it or hahalikan ulit kita. Unless gusto mo rin talaga ng kiss. Natigilan naman si Charina at masama na tinignan si Axel. Dumistansa siya at umatras palayo kay Axel. Huwag kang lalapit! Sambit ni Charina at nakatakip ang mga kamay nito sa bibig niya. Pero si Axel ay patuloy na nakahakbang papalapit na nakatitig kay Charina. Yung pabango mo, pamilyar ang amoy. Kaya ganun ang posisyon ko ay inaamoy ko. Paliwanag ni Axel. Paanong pamilyar? Eh ako lang ang may pabango na ganun. Sambit ni Charina. Magsasalita pa sana si Axel nang pumasok bigla si Felix. Sir, may nalaman ako. Natigilan naman si Felix na makita si Charina at Axel na magkalapit masyado. Ay sorry, balik na lang ako mamaya. Sabay labas nito sa opisina. Bumaling naman si Axel kay Charina. Magtrabaho ka na. At huwag tulog ng tulog. Hindi kita binabayaran para maghilik. Sambit ni Axel at sumunod na palabas kay Felix. Ano raw? Hilik? Ha? Hoy, hindi ako naghihilik! Sambit ni Charina at bumalik na sa pagtatrabaho.
Samantala, si Axel naman ay gulat sa nalaman mula kay Felix. Napag-alaman ko, sir, na gumagawa sila ng kagayang formula ng pabango nyo. Pareho po ang formula ng perfume na i-release nyo sa susunod na buwan, sambit ni Felix. Paanong nangyari na ganun kabilis? Kakakita pa lang ni Charina ng marketing plan kaya imposibleng magaya nila agad yun. Nagtataka na sambit ni Axel. Actually, sir, sa totoo lang ay nauna sila. Ang pangalan ng pabango ay The Lost Scent at balita ko, ayon raw yun sa kwento ni CM Queen na pabango kung saan bigay ng batang lalaki sa kanya nung nawala siya sa mall. Nagulat naman si Axel sa kanyang narinig. Kung ganun ay si CM Queen, ang batang babae at sekretarya niya ngayon ay iisa. Napailing na naman si Axel at napatawa ng bahagya. Anong nakakatawa, sir? Hindi ka ba natatakot na pabagsakin niya yung kumpanya mo? Alam mo, Felix, ang liit talaga ng mundo. Nakangiti na sambit ni Axel bago tinapik sa balikat si Felix. Okay ka lang, sir? Hindi ka pa naman nababaliw, no? Huwag ka susuko, sir. Kaya mo yan. Sambit ni Felix. Ngayon pa ba ako susuko? Nanahanap ko ng original na formula. Sambit ni Axel at iniwang nakanganga si Felix at puno ng pagtataka kung ano ang nangyari at naging ganong umasta si Axel. Hindi niya dapat mahalata na alam ko na kung sino siya. Kailangan ko rin makakuha ng shampoo para makakuha ng sample ng pabango na binigay ko sa kanya noon. I wonder kung ano magiging reaksyon niya if we are going to release the CERM perfume product. Sa isip pa ni Axel. You're late, Charina. Sambit ni Axel na busy sa pagpirma ng mga documents. Sorry na, traffic kasi. Next time kasi, mas agahan kung traffic. Hindi ka pa ba nasanay sa EDSA? Oo na nga, ang aga-aga ang sungit. Sabay irap ni Charina ng palihim. Ilang minuto ang trabaho, ang lumipas ay tinawag ni Axel si Charina. Charina, ikuha mo nga ako ng water. Ano pa yan? Wala ka bang kamay? Umaangal ka ba? Sabay taas kilay ni Axel. Sabi ko nga, ikaw ang CEO. Sabay marcha ni Charina papunta sa pantry na bubulong-bulong pa. Napatitig si Charina sa cold and hot water button. Dala ng inis ay mainit na tubig ang kinuha niya. Ito na po. Sabay lapag ni Charina ng baso sa lamesa ni Axel. Dinampot yun ni Axel na hindi man lang tinitignan at saka ininom agad habang may binabasa sa laptop. What the? So hot! Reklamo ni Axel nung gulat na napaso. Yes, I know. I'm hot. Nagpipigil ng tawa na sambit ni Charina. Stop it, Charina! Isa pa at hindi ako magdadalawang isip na sisantihin ka. Pinagtitripan mo ba talaga ako? Inis na sambit ni Axel habang nakatitig kay Charina na akala mo ay mga ngainan ng buhay. Napatigil naman si Charina. Oo nga pala, hindi ko pa natitignan na maayos yung plan nila para sa bagong pabango. Hindi ako pwedeng umalis dito na hindi nakukuha ang impormasyon sa kakumpetensya namin. Ikaw naman kasi, linawin mo kapag naguutos ka. Sorry na, okay? Sabay pa-cute naman ni Charina na lalong ikinakunot ng noon ni Axel. Mas cute pa ang tuta ko sa iyo, Charina. Stop and go get me some water. Malamig o mainit? Malamig malamang. Nasa baso o nasa bote? Gosh, Charina! Kahit saan! Sige, bottled water, litro or 500 ml. Charina, coke na lang! Inis na sambit ni Axel. In can or in bottle? Charina, ano ba? Wala rin namang coke sa pantry. Enough, please. Ito na, kukuha na. Tawang-tawa na sambit ni Charina bago tumakbo sa pantry. Oh, ayan na ang cold water mo. Wala rin palang sa bottle. Sambit ni Charina. Go back to work. Singhal ni Axel na inis na inirapan si Charina. Hindi ko alam na ang CM Queen pala isang childish at pasaway. Naiiling na isip ni Axel at pinagmasdan si Charina mula sa station nito na nagtatrabaho. Ano ba talagang binabalak mo? Tanong ni Axel sa isipan. Gabi na at napansin ni Axel na hindi pa rin nauwi si Charina. Ano bang hinahanap mo? Tanong ni Axel nung nahuli na naghahalungkat ng mga folder si Charina sa files room. Gulat na napaatras si Charina at napaatras sa isang madilim na sulok. Ano kasi sir? Inaayos ko lang ng mabuti yung pagkakalagay ng mga folders bago umuwi. Palusot ni Charina at medyo kinakabahan na.
Hinahanap niya kasi ang main plan para sa gagawing pabango nila Axel. Really? Hindi ko alam na ganyan ka pala kasipag. Sarcastic na sambit ni Axel at palapit na palapit kay Charina hanggang sa wala na itong maatrasan pa. Ah, oo naman. Sambit ni Charina na nakalapat na sa pader ang likuran. Lumapit muli si Axel, mas malapit na naamoy na naman niya ang pabango ni Charina. I like your scent. Sambit ni Axel at mas lumapit muli. Lumayo ka nga! Sabay tulak ni Charina. Uuwi na ako. Ayoko na mag-overtime. Dagdag pa ni Charina bago kabado na nilampasan si Axel. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib sa kaba. Hindi niya alam kung dahil ba sa muntik na siya nitong mahuli o may iba pang dahilan. Malakas naman na naibagsak niya ang pagsara ng pinto ng files room na siya mismo ay napatalon rin. Kinabukasan ay maaga na pumasok si Charina. Nagtaka siya dahil tila nagkakagulo ang mga empleyado. Anong nangyari? Tanong ni Charina sa security guard. Ma'am, ito po kasi yung unang pagkakataon na nalate si Sir Axel. Hindi po yun nalilate dahil galit siya sa mga late palagi. Paliwanag ng guard. Malay mo, kuya. This is it, pansit. Ito na ang araw na malilate yung boss niyo. Natatawang sambit ni Charina. Imposible po. Nag-aalala po kami baka napalo na si Sir. Sambit ng guard at umalis na. Nagtataka naman na napaisip si Charina. Pagpasok niya sa opisina ay wala pa nga si Axel doon. Dahil wala pa siya ay sasamantalahin ko nang hanapin yung plan. Sambit ni Charina at saka binuksan ng files room. Axel! Gulat na sigaw ni Charina nung makita ang natutulog na si Axel sa loob. Napatakip naman siya ng bibig dahil baka magising ito sa sigaw niya. Hindi ko muna siya gigisingin. I need to find the documents first. Lalampasan na sana ni Charina si Axel pero bigla na lamang siya nitong hinila pabalik. Where are you going? Tanong ni Axel na gising na gising na. Mag-aayos na mga folders. Alanganin na sagot ni Charina. Really? Hindi mo muna ako ginising? Nakataas kilay na sambit ni Axel. Ano kasi? Mukhang masarap ang tulog mo. Tulo pa ang laway mo eh. Hindi ako nakatulog, Charina. Nakapikit lang ako. How dare you lock me here kagabi after mo umalis? Lock? Hindi ko nilock yung pinto, no? So, kaya pala, hindi pala siya nakalabas. Diyos mio. Sa isip-isip ni Charina, pero hindi niya naman kasi talaga nilock ang pinto. Hindi ka ba inform or hindi mo nabasa ang pinto? Hindi ito isinasara sa ngayon kasi kusang naglalock at sa labas lang nabubuksan. Sambit ni Axel. Nahawak pa rin ang mahigpit ang kamay ni Charina. Napatingin sila roon nung humigpit ang hawak nito at saka napabitaw. Sorry, hindi ko nabasa. Nasambit na lamang ni Charina at tila na konsensya dahil napahawak si Axel sa ulo nito at muntik na mawala sa balanse. Mabuti na lamang at nahawak niya ito sa braso. Tara muna sa station ko at ipagtimpla mo ako ng kape. Sambit ni Axel na hinihilot ang sentido. Hindi ka magkakape. Bibili ako ng breakfast mo. Hindi ka nakakain kagabi at matulog ka muna. Sambit ni Charina nung nakaupo na sa swivel chair si Axel. May gagawin pa ako. Hep hep! Putol ni Charina. Hooray! Inosente naman na sambit ni Axel. Ano ba? I mean basta health is wealth. Antayin mo ako at kakain ka then after ay matulog ka muna. Sabay alis ni Charina. Tigas ng ulo parang bata. Dagdag ni Charina na narinig naman ni Axel. Napangiti si Axel sa concern na ipinakita ni Charina ngayon. It warms his heart. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib nang lumakas ang pintig ng kanyang puso. That girl is really something. Ito na, kumain ka ng marami kasi hindi ka nakakain kagabi. Tapos umagahan mo pa. Sabay dapag ni Charina ng silog, sandwich at sterilized milk. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong naman ni Axel. Yap, ubusin mo yan. Dahil kung hindi, magtatampo si Grace. Ha? Si Grace yung nagbenta? Inosenteng tanong ni Axel. Hala, ang slow. Yung grasya. Sambit ni Charina na halos ikinasamid naman ni Axel. Ayan, ako na ang magliligpit ng kalat. Matulog ka na muna. Sambit ni Charina na ang nasa isip ngayon ay yung files room. Kapag nakatulog na si Axel ay hahanapin niyang muli ang plano doon. Okay, pero promise me one thing. Sambit ni Axel. Sige, ano yon?
tagumpay ng ngiti pa ni Charina. Don't enter the files room without my permission. Naglaho naman ang mga ngiti ni Charina. Kahit ngayon, bawal? Not when I'm at sleep, Charina. Sambit ni Axel tsaka tuluyang pumikit. Di mo naman malalaman. Bulong ni Charina pero muling dumilat si Axel at itinuro ang CCTV. Fine, sambit ni Charina na nakanguso at bagsak ang dalawang balikat na nagligpit ng pinagkainan ni Axel. Habang nagtatrabaho si Charina ay pasulyap-sulyap siya kay Axel. Ang pogi sana, masungit lang. Bulong niya at kinuha ang cellphone. Alihim niya na kinuha na ng litrato ang natutulog na si Axel. Panakot sa daga. Sa isip-isip pa niya. Noong mga sumunod na araw ay naging busy sila sa pag-aasikaso ng mga natatanggap na investments. Si Charina naman ay nalibang na halos sa pagiging sekretary sa dami ng ginagawa. Nawala na tuloy sa isip niya ang plan na dapat hanapin. Ayaw din kasi siyang papasukin ni Axel sa files room at natatakot siya na baka makahalata ito kung lagi siyang magpupumilit na pumasok doon. Sir Axel, bungad ni Felix mula sa kabilang linya. Anong balita, Felix? Hindi po ako ngayon makakakuha ng copy ng formula ng pabango na ginawa ng CM Company. Sambit ni Felix. Mukhang kailangan ko ng kumilos ng ako mismo. Sagot naman ni Axel. Actually, may naisip ako, Sir Axel eh. Why not subukan mo siyang ligawan? Make her fall in love para makalapit ka sa kanya. At magkaroon ka ng pagkakataon na makakuha muli ng sample ng pabango kung may natitira pa sa binigay mo nun. Suhestyon ni Felix. Not a bad idea. Pwede ko namang subukan. Gwapo naman ako. Kampante na sambit ni Axel. Ingat ka lang, Sir Axel. Maganda rin si CM Queen. Sambit ni Felix at natawa pa. Like what I've told you, wala akong panahon sa ganyan, Felix. Tingnan natin, sir. Kung sample ng pabango ang makukuha mo o ikaw ang masasampulan ng pag-ibig. Sambit ni Felix tsaka ibinaba ang tawag. Hey, Charina. You can go home early today. We have an urgent business trip tomorrow. As in? Bakit kasama pa ako? You are my secretary, so bakit hindi? Okay, fine. Sige na. Maghanda ka ng mga damit for 2-day trip and bring also some trekking and hiking clothes. Sa Mount Makiling kasi ang venue. Ha? 2 days? Tsaka sino pang business person kikitain natin? Si Maria Makiling? Sambit ni Charina. Aba! Ewan ko sa investors. Eh, doon daw eh. Nakangisi na sambit ni Axel. I will make you fall, Charina. Para kung ano man ang binabalak mo ay hindi mo na maituloy. Sa isip-isip ni Axel, tulad ng payo niya kay Charina ay maaga nga yung umuwi. Naiwan naman siya sa opisina at pinagmasdan ang hindi pa tapos na formula ng pabango. Hindi pa kasi yun kumpleto dahil may nakakalimutan siyang isang sangkap na ginamit niya doon. Kaya kailangang makuha niya ang original na sample kay Charina. O iha, saan ang punta mo at marami kang dala? Tanong ng daddy ni Charina. Mag-hiking po, dad. 2 days yun. Hindi ka naman mahilig sa ganyan. Sino naman ang kasama mo? Mga friends, dad. Sige na, alis na ako. Wait, nag-arrange nga ako ng blind date for you. Anak ng kaibigan ko na businessman din. Dad naman, sige na, aalis na ako. Next week pa naman yun, anak. Cancel mo, dad. Sigaw pa ni Charina na naiinis bago tuluyang nakalabas ng mansyon. Suot ang trekking backpack niya. Kanina ka pa ba nag-aantay? Tanong ni Charina kay Axel na nag-aabang sa may parking lot sa mall kung saan sila nag-usap na magkikita. Ayaw kasi magpasundo ni Charina dahil baka mabuking siya. Umayos naman ang tayo si Axel mula sa pagkakaupo nito sa hood ng sasakyan niya. Imbis na sagutin ang tanong niya ay kunot noo itong tumingin sa suot niya. Bakit ang iksi ng shorts mo? Tanong ni Axel na pinasadahan ang kabuuan ni Charina. Bakit? May mahaba bang shorts? Shorts nga eh, hindi long. Sambit ni Charina na lumaban ng titigan kay Axel. Ewan ko sa'yo. Magpalit ka mamaya ng pants. Magagalusan yung binti mo mamaya sa bundok pag akyat. Sabi na lamang ni Axel at kinuha ang bagahe ni Charina. Tahimik lang sila sa biyahe nung basagin yun ni Charina dahil sinagot nito ang telepono nung tumawag ang dad niya. Dad, ayoko nga pong makipag-blind date. Ikaw po makipag-date kung gusto mo. Sambit ni Charina sa ama na nasa kabilang linya. Anak, sure ako napapasa sa taste mo yun.
Dad naman, ano yan, pagkain? Natikman mo na? Ayoko po, bye. Sabay baba ng tawag at bumuntong hininga. Parang dad ko rin pala. Sambit ni Axel habang nakafocus sa daan ng tingin. What do you mean? Tanong ni Charina na na-curious. Buti nga sa'yo, blind date eh. Sa akin, arranged marriage. Ewan ko ba sa kanila? Naiinis na sambit ni Axel. Mas malala nga yung sa'yo. Sambit ni Charina tsaka napailing. Oo naman. Lalo na kung may iba akong gusto. Sagot ni Axel na tila nakapagpatibok muli sa puso ni Charina. Ano ba, Charina? Hindi naman ikaw yung tinutukoy niyan. I will make you fall in love starting today. Sa isip ni Axel at bahagyang napangisi. Kung sino man yung ka-blind date mo, ay dapat haharangan ko ng sibat kung kinakailangan. Sa isip ni Axel na hindi niya alam kung dahil lang ba ito sa sample ng pabango o ayaw niya lang talagang mapunta sa iba si Charina. Hindi, I won't fall. Tatawanan ako ni Felix kapag nagkataon. This is just for the company. At yun lang yun. Awat ni Axel sa kanyang sarili. Ang taas naman ng aakyatin natin? Grabe naman yung investor mo! Reklamo ni Charina nung nasa Mount Makiling na sila. Akin na yung bag mo. Sabay kuha ni Axel upang siya ang magdala. Huwag kang papatol sa ka-blind date mo ha. Sambit ni Axel dahil simula na ng pagpapaibig niya kay Charina. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Naguguluhang tanong ni Charina. Starting today, I will court you. Muntik nang madapa si Charina sa kanyang narinig. Court me? Bakit? Ano nakain mo? Hindi pwede. Hindi makapaniwala ang sambit ni Charina. Siya si CM Queen kaya hindi pwede. Baka nga kamuhian pa siya nito kapag nalaman na espiyo siya sa kumpanya ni Axel. Walang makakapigil sa akin, Charina. Wala. Sambit ni Axel at nauna nang maglakad. Ayaw magpaligaw dahil maitinatago. Sa isip pa ni Axel, bahala ka, hindi mo ako makukuha. Sigaw ni Charina at sumunod na rin sa paglalakad na naguguluhan. Malapit na tayo, konti na lang. Sambit ni Axel pero paglingon niya sa likuran ay nakasalampak na si Charina sa pagod. Hindi ko na kaya. Reklamo nito at tila batang nagmamaktol doon sa daanan. Tanaw ko na yung campsite to. Sambit ni Axel. Una ka na lang. Susunod na ako. Sambit ni Charina at hindi pa rin nakagalaw sa pwesto nito. Bumalik naman si Axel kung nasaan natigil si Charina. Oh, ikaw magdala nito. At tiniabot ang backpack ni Charina. Hindi na nga ako makalakad, talagang sa akin mo pa ipapadala. Kanino ba to? Sa akin. Oh, sa'yo pala eh. Wala namang nagawa si Charina at tumayo upang isukbit ang backpack. Nagulat si Charina nung isinukbit ni Axel paharap ang bag tsaka lumuhod at nakatalikod kay Charina. Tara na! Sambit ni Axel at inoffer na babahin si Charina. Sige, pero hindi mo ako makukuha sa ganito. Sambit ni Charina bago tuluyang bumaba kay Axel. Amoy na amoy niya ang pabango nito. Balita pa nga niya ay ito raw mismo ang gumawa ng sariling pabango na pansarili at wala sa merkado. Hindi napansin ni Charina na napapapikit na siya habang panay ang singhot sa pabango ni Axel. Baka naman masinghot mo ako niyan. Sambit ni Axel na nakabaling pala ang tingin kay Charina ngayon. Ha? Napapikit lang ako sa sikat ng araw, no? Palusot ni Charina at namula dahil sa nahuli siya ni Axel sa akto. Napangisi na lamang si Axel sa kakyutan ni Charina. Oh, bakit nakababa ang sekretarya mo? Sambit ng isang lalaki na isang investor nila. Ni Rayuma, alam mo na, tumatanda na. Sambit ni Axel kaya hinampas siya ni Charina. Mas gurang ka sa akin, no? Sambit ni Charina pagkababa niya. Aray, kung gurang kayo, eh ano pa ako? Sambit ng kakarating lang na isa pang investor na may edad na 40. Nagtawa na naman sila doon. Kumain na muna tayong lahat. Alam ko na nakakapagod umakyat sa bundok. Sambit ng isa pa. Let's go! Biglang masigla na sambit ni Charina kaya napatawa naman sila. Ah, sorry po, gutom lang. Sambit ni Charina na nahiya sa inasta niya. Kumain na sila at noong bonfire ay nag-usap-usap naman ang lahat para sa business project ni Axel. Mag-i-invest kasi ang mga yon sa ilo-launch na pabango bago magtapos ang buwan. Si Charina naman ay panay ang pag-note sa meeting at nakikinig ng mabuti dahil umaasa na makakakuha ng ideya tungkol sa produkto.
pero bigo sa dahil ang napag-uusapan ay pangpinansya lamang. And so, this will end the meeting. We still have time to enjoy here. So seize the moment, sambit pa ng investor. Axel, isa lang pala yung tent. Akala ko kasi lalaki pa rin yung sekretary mo eh. Okay lang ba sa inyo? Tanong ng isang investor. Kay Mrs. Aguilar po, baka pwede ako makitabi? Tanong ni Charina. Sorry Charina, tatabihan ko ang asawa ko ngayong gabi. Malamig pa naman. Sambit ni Mr. Aguilar na ikinatawa nila. Malaki naman ang tent, iha. Isa pa, ay single naman kayo pareho siguro? Pang-aasar ni Mr. Aguilar. Sa labas na lang ako kung ayaw mo. Sambit ni Axel na nakatitig kay Charina. Napatigil naman si Charina at pinagmasdan ang hamog sa labas. Hindi na, mahamog sa labas. Pero siguraduhin mong hindi ka didikit sa akin. Sambit ni Charina at nagtungo na sa tent. Nakangisi naman na sumunod si Axel. O ayan ha, huwag kang lalampas dyan sa hotdog pilo. Subukan mo lang talaga at titilapon ka palabas ng tent. Pagbabanta ni Charina. Akala mo naman ang laki mong tao. E baka nga kapag sinipa mo ako, ikaw pa ang tumilapon. Natatawang sambit ni Axel. Ah basta, bahala ka dyan at matutulog na ako. Sabay higa ni Charina at tumalikod sa gawi ni Axel. Good night Charina. Don't worry, I won't bite. Pang-aasar ni Axel bago nahiga na rin. At nakaharap naman kay Charina na nakatalikod sa kanya. Kinabukasan ay maagang nagising si Axel. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Kita mo nga naman, ang sarap sa mata ng kalikasan. May mga dahon at punong sariwa. May... Wala ka! Sigaw ni Axel nung tuluyang makadilat ay may kumukokak na palaka sa kanyang harapan. Napagulong siya sa tabi ni Charina at mabilis na yumakap. Gulat naman si Charina na tila sumikip ang pwesto niya sa kanyang pagdilat at nakayakap na sa kanya si Axel. Bastos! Sigaw ni Charina at pilit na kumakawala sa harap ni Axel. Huwag kang maingay! May palaka sa pwesto ko, baka tumalun dito! Sambit ni Axel na tila batang natatakot at isinisiksik ang sarili kay Charina. Wala naman ah! Baka nananansing ka lang! Sambit ni Charina na saktong pagbangon ay tinalunan ng palaka. Tili nito at nagmamadaling lumabas sa tent. Ganon din si Axel. Natatawang pinagmasdan sila ng mga kasamahan na gising na rin pala. Ano po kasi? May palaka! Sambit ni Charina dahil mukhang ibang naiisip ng mga yun. Yup! May palaka! Pagsang-ayo naman ni Axel. Lalabas rin yun sa tent nyo. Magumagahan na tayo. Sambit ni Mr. Aguilar. Matapos mag-agahan ay napagdesisyon na ni Charina na maligo sa isang malapit na batis. Babalik na kasi sila ng Maynila at hindi pa siya nakakaligo. Nauna nang umalis ang ibang mga investors. At sila na lamang ni Axel ang naiwan. Si Axel na nag-aayos naman ng mga gamit nila. Habang naliligo si Charina ay dinaraman niya ang malamig na dampi ng tubig at hangin. Naaliw siya sa paliligo at hindi napansin na matagal na pala siya sa batis. Nag-floating siya doon at hinayaang lumutang ang sarili sa tubig habang nakapikit. Samantala, nakaramdam naman ng pag-aalala si Axel. Nasa na kaya si Charina? Kanina pa hindi pa rin yun bumabalik ah. Sa isip niya, kaya naisipan niyang puntahan ito dahil kabilin-bilin na ni Charina na huwag pupunta sa batis dahil maliligo siya. Charina! Sigaw ni Axel nung makita ang palutang-lutang na si Charina sa tubig, tsaka mabilis na tumalon. Nagulat naman si Charina sa impact ng tubig sa pagtalo ni Axel. Maya-maya ay umahon sa harapan niya mismo si Axel at niyakap siya ng mahigpit. Akala ko kung napano ka na! Sambit ni Axel. Nag-floating lang naman ako. Teka! Huwag mo akong yakapin! Sambit ni Charina sabay tula kay Axel. Masyado kasing manipis ang suot niya na damit. Napatingin si Axel sa kanya at bahagyang namula bago umiwas ng tingin. Sorry, nabahala lang ako. Sambit ni Axel tsaka umaho na. Sumunod naman si Charina na nagbalot ng tuwalya. Tumalikod ka, magbibihis ako. Sambit ni Charina kay Axel. Tatalikod na nga. Sambit naman ni Axel. Ano ba? Don't move! Para kang haharap anytime. Reklamo ni Charina. Bakit kasi dito pa pwede ka namang magbihis sa tent? Malayo pa yun, nilalamig na ako. Paliwanag ni Charina. Tapos na ba? Tanong ni Axel at akmang haharap. Sandali, sandali! Nagpapanik naman na sambit ni Charina. Ang tagal ha, ako na kaya ang magbihis sa'yo.
Natatawang sambit ni Axel na nakatikim ng hampas ng tuwalya kay Charina. Tapos na, sambit ni Charina at nauna nang nagtungo pabalik sa tent. Weekend na at walang pasok si Charina. Sakto dahil napagod siya sa business trip nila galing sa Mount Makiling. Dinaig pa siya ng matatandang investor sa hiking. Palibhasa ay first time niya. Anak, pagbigyan mo na kasi. Isang blind date lang tapos kung ayaw mo, edi hindi ko na ipipilit. Pangungulit ng daddy ni Charina. Dad, paaasahin mo lang yung tao kapag nagpakita ako at siniput yun. Hayaan nyo na ako mag-decide para sa sarili ko sa mga ganyang bagay. Sambit naman ni Charina. Umakyat na siya ng kwarto at nagmuni-muni. Ano kayang ginagawa ni Axel ngayon? Bulong ni Charina at saka napailing. At pakialam ko naman, bakit ko ba iniisip ang lalaki na yun? Kainis? Saka nagpagulong-gulong sa kanyang higaan. Axel anak, hindi ka na bumabata. Sigurado ko magugustuhan mong irereto ko sa'yo. Why not attend on a blind date first? Then after, we can plan the wedding. Dad naman, ayaan mo na akong dumiskarte ng sakin. O sige, papayag ako kung sa launch ng next product ay may maipapakilala ka na fiancé mo. Kung hindi ay hahanapan talaga kita at ipapakasal ko kayo kaagad. Dad, saan naman ako hahanap ng ganung kabilis? Isa pa, hindi pa pwedeng girlfriend muna? Ah, basta. Kaya bilisan mo kung ayaw mo na ako ang mamili ng ipapakasal sa'yo. Sambit ng ama ni Axel bago umalis. Sino bang ipapakilala ko? Bulong ni Axel at nag-isip. Si Charina. Sambit ni Felix na bigla na lamang sumulpot. Oh Felix, anong meron at napabisita ka? Wala lang. Makikichismis lang ako kung umusad na ba ang plano mong paibigin si Miss Charina, aka CM Queen. Sambit ni Felix. Magantay ka lang, Felix. Nagsisimula pa lang ako. Uwe, baka naman waipik. Gusto mo, turuan kita ng mga the moves. Shut up, Felix. Aalis na ako. Ha? Weekend ah. San ka pupunta? Huwag mo nang alamin. Baka sumulpot ka na naman. Sambit ni Axel tsaka tinalikuran si Felix na pasipol-sipol at inaasar siya. Nasa mall ngayon si Axel at nagihikot noong may nakita siyang batang naiyak. Sumilay naman sa alaala niya ang pangyayari ng unang pagkikita nila ni Charina. Hey, bakit ka umiiyak? Tanong ni Axel sa batang babae. Hindi ko po kasi makita si tita. Sinama niya po ako dito sa mall, tapos nagkahiwalay kami. Umiyak na sambit ng bata. Oh sige, ganito. Huwag ka nang umiyak and I will help you to find your tita, okay? Masyadong pabaya yung tita mo, no? Pagbibiru pa ni Axel. Dumukot siya ng isang maliit na bote ng pabango sa kanyang maliit na bag, tsaka iniabot sa bata. O eto, sa'yo na lang para kahit gano'ng kakalayo, maaamoy ka ng kasama mo at mahahanap ka. Pang-uuto ni Axel sa bata. Camilla! Isang babae ang humahangos at mabilis na niyakap ang batang pinangalanan na Camilla. Tita! Masayang sambit ng bata. Tita, sabi po ni Kuya Stranger, pabayaraw po kayo. Sumbong ni Camilla na ikinagulat naman ni Axel. I'm just joking, Charina? Gulat na sambit ni Axel pagkaharap sa babae sa kanya. Oo Camilla, narinig ko nga. Sambit ni Charina at tinarapan si Axel. Bago kasi makalapit si Charina ay narinig niya ang usapan nito. Nakita niya rin ang pagbigay ni Axel ng pabango kay Camilla. Ganun na ganun ang nangyari dati sa kanya sa mall rin na ito. Hindi, imposible na si Axel yun. Tanggi sa isip ni Charina. I'm about to have my lunch. Gusto niyo bang sumabay? My treat. Offer ni Axel bigla. Hindi na, pauwi na rin kami. Sabay hila na ni Charina sa pamangkin niya. Napatigil naman siya nung pinigil ng bata ang hatak niya. Tita, let's join po. Gugutom na ako. Sabay himas ni Camilla sa tiyan nito. See? Kanina iniwan mo, ngayon naman gugutumin mo. Pang-aasar ni Axel tsaka binuhat si Camilla. Let's go princess! Sambit niya sa bata at mumiti naman. Aba, kita mo nga naman at close na sila. Samantalang pahirapan pa na iwan ng pinsan ko sa akin si Camilla kanina. Sa isip-isip ni Charina habang pinagmamasdan si Axel at Camilla na naglalaro habang hinihintay ang order nila. Maya-maya pa ay tinawag na ang number nila. Tita, ikaw na pong kumuha ng mga order. I am playing po with Tito Axel.
sambit ni Camelia. Aba, kailan mo pa naging tito yan? Ngayon po, sabay hagikik ni Camelia na nakipag-appear pa kay Axel. It's okay, Camelia. Ako na ang kukuha ng orders. I'll be back. Sambit ni Axel at tumayo na sabay kindat kay Charina na sinagot lamang siya ng irap. Tita, Tito Axel and you looks good together. Bakang bata ka? Saan mo naman narinig yan? Tito Axel said that to me. He likes you po. Namula naman si Charina at napalingon sa direksyon ni Axel. Yee! Tita likes him too! Pang-aasar ni Camelia. Tumigil kang bata ka ha. Ang bata-bata mo pa eh. Kaya nga po, pero kayo po ni Tito Axel, hindi na. Pinanood ni Charina si Axel habang nakuha ng order. May tinulungan pa itong matanda at hinatid sa table ang pagkain. Oh, service crew ka na rin? Biro ni Charina nung makabalik si Axel. Hindi naman, just helping the elders, like you. Pang-aasar ni Axel. Kumain na nga tayo. Nasambit na lamang ni Charina. Dumating na naman ang Lunes at maagang pumasok si Charina. Good morning, bati ni Axel at lumapit sa station niya. Nilapag nitong isang malapad na box. Good morning, para saan to? Tanong ni Charina. That will be your outfit mamayang gabi. We will attend a party dahil maraming posibleng investor doon. Sambit ni Axel. Bakit naman kailangan ko pang sumama? Tanong naman muli ni Charina. Ayoko lang nalapitan ako ron ng kung sino-sinong babae. Mahirap na. Baka palibutan na naman ako dun. Nakakairita. Paliwanag ni Axel. Napaisip naman si Charina. Tila nainis siya nung maisip na mapapalibutan si Axel mamaya ng magagandang babae. Paano kung malasing ito at pikutin? Sa isip pa niya. Okay, I will attend. Tipid na sagot ni Charina na nagpalawak ng ngiti ni Axel. Okay, nice. Nakangiti na sambit ni Axel tsaka bumalik sa kanyang station. Tinignan naman ni Charina ang damit na laman ng box. Isa itong cocktail dress na medyo pa-balloon at pa-off-shoulder. In fairness, magaling pumili. Teka, paano naman niya nalaman ang sukat ko? Napatingin siya kay Axel na pinagmamasdan din pala siya at tila nakuha ang tanong niya. Kaya sumenyas ito na parang nakayakap. Naalala naman ni Charina nung yakapin siya nito sa tent. At sa batis nung naliligo. Mabilis na umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Dali-dali na nag-iwas siya ng tingin saka ibinalik na ang damit sa box. Napahawak pa siya sa kanyang pisngi. Si Axel naman ay natatawa sa reaksyon ni Charina. Enjoy na enjoy siya sa mga reaksyon ng dalaga. Sumapit na ang gabi at patungo na sila Axel sa party. Pagkapasok nila sa venue ay pansin ang mga kababaihang nakatingin kay Axel. Pumunta sila sa parte kung saan pipili sila ng maskara dahil masquerade party ang theme noon. Namimili si Axel ng maskara nung may iniabot si Charina. Ito na lang sa'yo oh, offer ni Charina. Yun yata ang maskara na talaga namang tatakip sa buong mukha ni Axel. That's uncomfortable. Don't worry. Kahit anong titig nila sa'kin, sa'yo pa rin ako. Banat ni Axel na ikinangibit ni Charina. In denial pa rin kung nahuhulog na nga ba siya sa binata. Ang kapal mo naman? Nasambit na lang ni Charina na namumula na naman dahil sa sinabi ni Axel. Ito na lang kaya? Para pareho tayo ng design. Saktong-sakto. Suhestyon ni Axel habang tinuturo ang maskara. Halos magdalawang isip naman si Charina dahil halos kahawig yun ang maskara niya bilang si CM Queen. Bahala ka. Ibang gagamitin ko. Nababahalang tanggi ni Charina. Nope, dapat couple ang mask natin. Sabay suot ni Axel ng maskara kay Charina. Wala naman ang nagawa si Charina. Umaasa na lamang siya na walang makapansin ng pagkakahawig niya kay CM Queen dahil mabubuking siya nang wala sa oras. Naiwan sa table nila si Charina dahil may pinuntahan si Axel na makakilala upang hikayatin ang partnership and investment. Maya-maya ay may lumapit kay Charina na isang lalaki. Nakamaskara din ito kaya hindi niya alam kung kakilala ba o hindi. Hi miss, are you alone? No, I am with. Sambit ni Charina na nakapagpatawa sa lalaki. I like your humor. I don't like you more. Pagtataray naman ni Charina. Look, I am Tristan and a CEO. Pinagtitinginan ng marami dito pero ikaw ang nilapitan ko.
Don't be so pakipot, okay? Mama mo pakipot. Sabay irap ni Charina. At aalis na sana siya nang hilahin siya ng lalaki. Walang tumatanggi sa akin, miss. Sasagot na sana si Charina nung may malakas na kamay ang bumawi sa mga braso niya. Hindi ka ba naturuan ng magulang mo na huwag angkinin ang bagay na pagmamay-ari ng iba? Sambit ni Axel at hinapit sa bewang si Charina, palapit sa kanya. At sino ka namang pakialamero ka? Maangas pa rin na sambit ni Tristan. Oh, ako nga pala si Axel. Nakangisi na sambit ni Axel. Natigilan naman saglit si Tristan. I need to go. Biglang sabi ni Tristan at nagmamadaling umalis. Okay ka lang? Binastos ka ba? Tanong ni Axel na sinusuri ang kabuuan ni Charina. Okay lang ako. Bakit kasi sinama mo pa ako kung iiwan mo lang din ako dito sa gilid? Panay pakikipagkwentuhan mo dun sa mga babae? Reklamo ni Charina at halos walang preno ang bibig. Teka, are you jealous? Nakangisi na sambit ni Axel. I am Charina. Sino ba yung si jealous? Palusot ni Charina dahil maging siya hindi alam kung bakit nasabi yun na tila nagsiselos siya. You're so funny. Tumatawa na sambit ni Axel at kinurot siya sa pisngi. Maya-maya ay nag-announce ang MC at tumugtog ang isang banayad na musika. Would you like to dance with me? Yaya ni Axel at saka inilahad ang palad kay Charina. Sige na lang, kesa maiwan na naman ako dito sa table habang sinasayaw mo ang iba. Sambit ni Charina na naisip ding kung hindi siya papayag ay malamang ibang babae ang magyayaya na isayaw si Axel. Nasa gitna na sila ng dance floor at hawak-hawak ni Axel si Charina sa bewang at kamay na ikinadaloy ng libu-libong kuryente sa katawan niya. Nakaramdam siya ng nag-uumapaw na spark. Samantalang si Axel naman ay nakatitig lamang kay Charina at malalim na nag-iisip. Para sa sample pa ba ng pabangong ginagawa ko? O nahuhulog na ako? Sa isip ni Axel tsaka umiling-iling. Unti-unting nagkatitigan sa mata si Axel at Charina. Parehong dinarama ang pagkakataon ng magkasayaw silang dalawa. Teka nga, may kamukha ka. Sambit ni Axel. Kinabahan naman si Charina. Paano kung alam na pala ni Axel kung sino siya? Nalingid sa kaalam niya ay alam naman talaga ni Axel. Matagal na. Ha? Sa ganda ko na to, may kamukha ako? Palusot ni Charina para sana ilihis ang kwento. Kamukha mo ang future girlfriend ko. Sambit ni Axel na nagpapigil ng tawa dahil alam niya na kinakabahan si Charina. Natameme naman si Charina at napanganga. Hindi niya mawari kung saan babaling ng tingin mula sa mga nakakatunaw na titig ni Axel. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako makukuha sa ganyan. Eh bakit hindi ka makatingin? Pang-aasar naman ni Axel. Tae ka ba? Biglang tanong ni Charina. What? Kadiri yung bibig mo ha? Reklamo ni Axel. Kung tae ka nga ba? Ulit ni Charina na nakatingin na ngayon kay Axel. Bakit ba kasi? Kasi hindi ka bagay. Hindi ka bagay sa akin. Sambit ni Charina at saka bumitaw kay Axel. What the? Nasambit na lamang ni Axel at hinabol si Charina na nagmamadaling bumalik sa table nila. Sa mabilis naman na paglalakad dito ay natapilok siya. Babagsak na sana siya nung masalo naman ni Axel. Pero sa hindi inaasahan ay aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Nanlalaki ang mga mata nila sa gulat, lalo na nung tapatan sila ng spotlight. Agad na napaayo sila ng tayo nung marinig ang palakpakan at hiyawan ng ibang mga nakapalibot sa kanila. Uwi na tayo? Sambit ni Charina at umuna ng paglalakad palabas ng venue. Si Axel naman ay napahawak sa kanyang labi at napangiti na nagpakita sa malalim niyang dimples. Naku, tinamaan! Biglang sulpot ni Felix na may hawak na wine. Well, maybe you're right. Sambit ni Axel kay Felix na tinapik sa balikat bago umalis. Naiiling na lamang na napangiti si Felix. Dad, sino ba kasi yung pilit na pinagkakasundo mo sa akin? Sambit ni Axel na rinding-rindi na sa pangungulit ng kanyang ama. Ayaw mo bang malaman kung sino si CM Queen? Sambit ng dad ni Axel na ikinagulat niya. You want me to marry CM Queen? Hindi makapaniwala na sambit ni Axel. Well, yes, sana.
Alam niya ba na ako ang nirereto sa kanya? Tanong naman ni Axel. Well, hindi pa rin yata sinasabi ni kumpare sa anak niya. Gusto kasi na sa blind date kayo magkakilanlan. Ako nang bahala, Dad. Sambit ni Axel na nakangiti. Hey, Charina. Siya nga pala. Maaga akong mag-out mamaya. Dahil aatinan ko na yung blind date. Sambit ni Axel. Naisip niya rin ito para pagsilosin si Charina upang malaman kung nahuhulog na ba ito sa kanya. O sige, ako rin. May blind date din ako mamaya. Kalmado na sambit ni Charina. Pero sa loob-loob ay nagsiselos. Akala ko ba'y nililigawan niya ako? Tapos makikipag-date siya. Siyempre ako rin. Sa isip-isip niya pa. Really? Tila irritable na sambit ni Axel dahil pumayag si Charina na makipag-date sa hindi kilala. Teka, bakit ba ako naiinis? E ako naman yung makaka-date niya, just in case. Sa isip ni Axel at natawa na lang dahil sa nakuhang pagsilosa ng sarili. Nung gabi ng blind date ay isinuot ni Charina ang kanyang maskara bilang CM Queen. Dahil ayon sa dad niya ay CM Queen ang pakilala niya sa makaka-date nito. Nakaupo na nag-aantay si Axel sa table nila nung dumating ang babae na nakaagaw ng atensyon ng nakakarami. Isang babae ang patungo sa kanyang direksyon. Charina, bulong niya sa kabila ng maskara na tumakip sa mukha nito. Gulat naman nung nakalapit si Charina. Halos hindi siya makapagsalita nang makita na niya ng malapitan ng lalaki. Axel? Tawag niya sa kanyang isipan. Take a seat, CM Queen. I am Axel nga pala. Sambit ni Axel na nakatitig ng seryoso kay Charina. Si Charina naman ay malakas ang kalabog ng dibdib sa kaba at iba pang emosyon na bumabalot sa kanya ngayon. All this time ay sila pala ang pinagkakasundo pilit ng mga magulang nila. Nice meeting you, Axel. Tsaka nanginginig ang kamay na nakikipagkamay sana kay Axel pero nagulat siya nang halikan nitong kamay niya. Don't be nervous. Sambit ni Axel at saka ngumiti. Nangunot naman ang noon ni Charina. Ganito ba kalandi si Axel sa mga ka-blind date niya? Akala ko ba ayaw niya ng commitment? Sa isip ni Charina. Hindi ako kinakabahan. Baka ikaw ang kinakabahan dahil baka makita ka ng ibang babae mo. Sambit ni Charina at saka binawi ang kamay. Well, wala akong ibang babae. Sambit ni Axel na talaga namang ikinakunot palalo ng noon ni Charina. Walang babae ha? Umanda ka sa akin pagbalik sa office. Ligaw-ligaw ka pa? Nang gagalaiti sa isip ni Charina. So, bakit ka pala biglang nag-hi-tos? Tanong ni Axel kahit alam na niyang sagot. You know, may mga bagay kasi na dapat mas pagtuunan ng pansin. Sambit ni Charina. Tulad ng? Tulad mo. I mean, tulad ng mga kakompetensya na kagaya mo. Sambit ni Charina at gustong sampalin ang sarili dahil sa kung ano-anong nasasabi. Hindi ko alam na interesado ka pala sa akin, CM Queen. Blabla, kumain na nga tayo nang matapos na to. Sambit ni Charina. Nagulat siya nung hawakan ni Axel ang pisngi niya. May kalat na crumbs. Sambit ni Axel. Damang-dama ni Charina ang malambot na kamay ni Axel at tila natulala sa lapit nito. Dahan-dahan rin na inangat ni Charina ang mga palad upang hawakan rin sa pisngi si Axel. Nung matauhan ay hindi siya makapaniwala sa nagawa. Ouch! Reklamo ni Axel nung sampalin siya ni Charina. May lamok? Palusot ni Charina na panay ang saway sa sarili sa kanyang isipan. Ano bang ginagawa mo, Charina? Tama na nga. Natapos ang date nila at hinatid naman ni Axel si Charina sa bahay nito. Tuwang-tuwa pa ang daddy ni Charina nung makita silang dalawa. Ano anak? Pasado ba? Akyat na po ako ng kwarto, Dad. Matutulog na ako. Pagtakas ni Charina sa dad niya na malaboy abunda sa tanungan. Napatitig sa kisami si Charina. Inalala ang pangyayari simula nung magkita sila ni Axel. Diyos ko, mukhang tinamaan yata ako. Sambit niya at wala sa sarili na napangiti. Nagpagulong-gulong siya sa kama pero natigilan nang may maalala. Kailangan ko nang aminin ang totoo kay Axel. I can stay there sa company niya to know him more. At afternoon ay aamin na ako sa kanya kung sino ba talaga ako. Itinuloy ni Charina ang pagpapanggap gaya ng plano samantala
na late naman ng launch ang product nila maging nila Axel dahil sa kulang sa formula. Sinulit ni Charina ang pagkakataon upang mas kilalanin si Axel. Isang araw ay umalis si Axel dahil may pupuntahan daw ito. Naisip ni Charina na pumasok sa files room. Sa hindi inaasahan ay bungad na bungad sa kanya ang folder na naglalaman ng mga plano para sa ilalabas na pabango. Gulat na gulat si Charina nung makita ang nakasulat doon. Kagayang kagaya ng sa kumpanya nila at may kulang rin na isang formula. Binasa ni Charina ang description at inspirasyon ng pabango. Doon ay may narealize siya. Si Axel. Si Axel ang batang lalaki na nagbigay sa akin ng pabango. Hindi makapaniwalang sambit ni Charina. Sakto naman na bumukas ang pinto ng files room. Nakita niya na nakatayo doon si Axel at pinagmamasdan siya. Dahil sa takot at kaba ay nabitawan ni Charina ang folder at may tumulong luha sa mga mata. Nagpapanik na tumakbo palapit sa kanya si Axel. Why are you crying? Tanong ni Axel at niyakap si Charina. Ang totoo kasi ay sinadya ni Axel na makita yun ni Charina para malaman ito ang totoo. Sorry Axel, ako si CM Queen at binala kong mag-spy sa kumpanya mo. Humihikbing sambit ni Charina. I know. Kalmadong sambit ni Axel. Gulat naman na napatingala sa kanya si Charina. Alam mo? Yes, matagal na. Nung una ay nagplano lang rin ako na hayaan ka na mag-stay. Dahil I need to get a sample nung pabango na binigay ko sa'yo noon. But suddenly, takot lang pala ako na umalis ka at mawala sa tabi ko. Sambit ni Axel tsaka hinalikan sa noo si Charina. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa taong mahal ko? Nakangiti na sambit ni Axel. Nagulat siya nung tumingkayan si Charina at nampian siya ng halik sa pisngi. Thank you. Thank you? Di ba dapat I love you? Nakanguso na sambit ni Axel. Natawa naman si Charina na nagpahid ng luha. Thank you kasi you saved me that day. Kung hindi dahil sa pabango mo ay wala na ako ngayon sa kinalalagyan ko. All these years, ikaw ang naging inspirasyon ko. Sambit ni Charina. Nung gabi na patulog na si Charina ay nagring ang cellphone niya. Sino naman ang natawang igabing gabi na? Hello? Hi Charina, gising ka pa? Ay hindi Axel, tulog na ako. Sagot ni Charina na nagpipigil ng kilig. This is the first time na may ka-late night call siya. Ito naman, napakapiloso po. Eh bakit ka ba kasi napatawag? Eh diba magre-resign ka na as my secretary? Kasi babalik ka na bilang CM Queen. Mamimiss kita. Arte mo, di ba may merger naman tayo para sa pabango na ilalaunch natin ng sabay bilang partners? Iba pa rin yung lagi kitang nakikita dito sa office. Naku, matulog na tayo. Gabi na oh. Sambit ni Charina. Kahit ang totoo ay ayaw niya ring ibaba ang tawag. Uy, huwag mo muna akong tulugan. Usap tayo. Sabay pout ni Axel. Ano naman ang pag-uusapan natin? Hindi ka pa nag-a-I love you sa akin, Charina. Loh, tayo na ba? Ay, hindi pa ba? Sabay tawa ni Axel sa kabilang linya. Nung sumunod na gabi, ganun ulit. Nag-text si Axel kay Charina. Pwede call tayo? Nireplyan naman siya ni Charina ng question mark. Papahili lang sana ako. Text muli ni Axel na nagpangiti kay Charina. Isang umaga ay patungo si CM sa opisina ni Axel. Bumungad sa kanyang isang babae, bagong sekretary ni Axel at inaayos ang necktie nito. Yang babae na yan o ako? Walang ano-ano ay sambit ni Charina. Nagulat naman ang dalawa, pero tinuloy pa rin ng babae ang pag-aayos ng necktie kay Axel at tumawa pa. Uulitin ko, Axel. Ako o ako? Sambit ni Charina na ikinatawa ng dalawa. Ano nakakatawa? Grabe ka naman magselos, pati tita ko pinagselosan mo. Ha? Ang bata naman ang tita mo. Eh ganun talaga, bunso siya nila daddy. Sorry po, sabay na payuko si Charina sa kahihiyan. It's okay, ano ka ba? Ang cute nga eh, kayo na ba? Tanong ng tita ni Axel. Opo, sagot ni Charina na ikinabilog ng mga mata ni Axel. Oops,
Thank me later, pamangkin. Sabay alis ng tita ni Axel. Really? Tayo na? Oo na nga, diba? Ayaw mo? Siyempre gusto ko. Sabay walang pasabi na hinalikan ni Axel si Charina. Huy, sumandali ka nga. Mamaya may pumasok sa opisina mo. Walang papasok. Nilak na nga ni tita oh. Sambay nguso sa pinto na ikinatawa nila. Dumating na ang araw ng pag-launch ng product nila. Nagkaroon ng partnership sa pagitan nila Axel at CM Queen. Nabuo rin sa wakas ang formula ng pabango matapos makapagbigay ng sample si Charina kay Axel. Masusi nila yung pinag-aralan. Maraming reporters ang nakaabang sa venue at lahat ay sabik sa pagbabalik ni CM Queen. Kasama si Axel na tinaguri ang The Shining CEO dahil sa dami ng achievements. Nasa stage na sila ngayon ni Axel at marami ang nakapansin sa sweetness nila ni Charina. Ikinuwento nila ang inspirasyon ng pabango. Marami ang natouch sa kwento at noong malaman nila na sila pala mismo ang dalawang bata na yon ay naghiyawan ang mga tao. Otomatiko na tila nakabuo ng love team. Sa gitna ng bulungan ay hiniram ni Axel ang mic sa host tsaka iginiya patungong stage si CM Queen. Will you marry me? Sabay luhod ni Axel na ikinagulat ng lahat. Napatakip naman ng bibig si Charina at hindi makapaniwala. Ang mga magulang naman nila na nanonood ay tuwang-tuwa. Pwede ba mag-no? Pang-aasar ni Charina. Siyempre bawal. Sambit ni Axel at isinuot na ang singsing kay Charina. Nagtawa na naman ang mga nakasaksi at hinampas ni Charina ng mahina si Axel. This perfume is also for you. Bagong pabango para sa bagong simula. I made this just for you. Sabay bigay ni Axel. Thank you. Sambit ni Charina. Thank you na naman. Kailan ba yung I love you? Tinanggal ni Charina ang maskara bilang CM Queen at sunod-sunod na nag-flash ang mga kamera. I am Charina Montes and I love you Axel Del Cielo. Sambit ni Charina sa mikropono. Naghiyawan ang mga manonood. Tuwang-tuwa si Axel at kahit na nasa harap ng maraming tao ay hinagkan niya sa labi si Charina na puno ng kasiyahan at pagmamahal. Matapos nun ay hindi lang pabango nila ang nag-trending. Maging sila ay naging usap-usapan sa social media dahil sa magandang kwento ng pag-iibigan nila. Ilang buwan matapos ang successful launch ng pabango nila ay tuluyan ang nag-merge ang kumpanya nila. Isinagawa naman ang kasal ni Charina at Axel matapos ang mahabang preparasyon. Love, hindi ka ba napapagod? Alam ko na naglilihi ako. Pero parang sobra na yata yung pag-uutos ka sa'yo tapos sinusungitan pa kita. Sambit ni Charina na ngayon ay pinagbubuntis na ang magiging unang supling nila ni Axel. I will never get tired of you. Hindi ako mapapagod na suyuin ka. At kahit na anong tago pa ang gawin mo, ay susulpot at susulpot pa rin ako. Sambit ni Axel at hinaplos ang buhok ni Charina. Ilang buwan na lang, lalabas na si baby. Anong gusto mo? Babae o lalaki? Tanong muli ni Charina. Kahit ano, Charina. Basta galing sa'yo. Sambit ni Axel at hinalikan sa noo si Charina bago matulog. 15 years later, nasa mall ngayon si Axel at Charina dahil nagyaya ang anak nilang lalaki na si Achi. Kasalukuyan na itong nasa 15 years old at isang gifted child na magaling sa paggawa ng mga pabango. Sa murang edad ay matured na ito mag-isip at maaasahan na sa negosyo. Magkakasama sila nung nag-iba ng direksyon si Achi. Nagtungo ito sa isang batang babae na umiiyak. Sinundan naman ni Charina at Axel si Achi. Hey kiddo, ilang taong ka na? 10 years old po kuya. Sambit ng batang babae na nagpupunas ng luha. Big girl ka na, bakit umiiyak ka pa? Small pa rin ako kuya. Look oh, hanggang bewang mo lang ako. Sambit ng batang babae. Isa pa, hindi ko makita si mommy. Sabay iyak muli nito. Shh, don't cry. Let's go and find your mommy. Tsaka hinawakan ni Achi ang kamay ng bata para samahan sa audio room at mai-announce sa mall. Mahigpit rin naman na humawak ang batang babae sa kamay ni Achi. Si Axel naman at Charina ay nagkatinginan. Naku, ganyan tayo nagsimula ah. Sambit ni Axel. Nagtawa na naman sila ni Charina na nakasunod lang sa anak nila. Hello po, mommy. Ako po ito, si Lulu. Puntahan mo po ako sa admin's office, mommy. Panawagan ni Lulu.
O paano? Muna na ako ha. Bahala na mga staff sa'yo, sambit ni Achi. Sinanyasa naman ni Lulu si Achi na maupo para pantayan siya. Thank you, Prince Charming. Mwah! Sabay halik ni Lulu sa pisngi ni Achi na ikinabilog ng mga mata nito. Nagtawa na naman ang mga staff sa loob. Bye Lulu, nasabi na lamang niya. Hanapin kita paglaki ko, sambit ng inosenteng si Lulu bago tuluyang makalabas sa audio room si Achi. Oh anak, anong nangyari sa'yo? Bakit namumula ka? Takang tanong ni Charina pagkalabas ni Achi sa room. Wala po, kailangan ko lang po ng ice cream. Sambit ni Achi at naglakad na habang namumula ang tenga at mabilis na kumalabog ang dibdib. Ang pag-ibig ay sadyang mapagbiro, kusa itong dumarating sa hindi inaasahang mga pagkakataon. Kahit na anong tago at pagpapanggap, lalabas at lalabas pa rin ang tunay na nararamdaman sa isang tao. Bilang tapat naman na kabiyak, ay may mga sekreto na aaminin sa takdang panahon upang mas maging matatag at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Love moves the way we can't predict. At pinapaliit nito ang mundo para sa mga taong nakatadhana para sa isa't isa. Wakas. Maraming salamat po sa ating mga avid listeners. Hi po kay Ma'am Cheryl Malibiran from Florence, Italy. Annalyn Pangulayan listening from Singapore. Lenny Mayage from Singapore. At Alzbeth Albino from Santa Cruz, Laguna. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.